Good morning mga brad. I'm back again. Well, mga brad, meron tayong ano eh panauhin pandangal. Hindi ano to, bali sa isa to sa subscriber natin, tong Honda Beat na to. Ang may-ari nito, bali taga rito sa Caloocan. Bali gusto niya ipa-change oil sa atin. Kaya sabi ko igawan na natin para naman na ma-share natin sa mga naka Honda Beat Street. Ngayon, bago natin umpisahan mga brad, kung di pa kayo subscribe sa ating channel, baka naman pakipindot na lang ang red button and pakikalimbang na rin para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video. Video tutorial tayo at information. Pakilike na rin itong video. Ngayon, i-change oil natin siya, linis ng air filter at saka gear oil tinignan ko, okay pa siya, maganda pa. Ngayon, i-change oil natin siya. Ito yung change oil niya. Kaya yun mga brad, stay put lang kayo dyan, nood lang kayo, tapusin nyo itong video check na may makukuha kayong idea at additional na kaalaman para sa atin mga nagmumotor. Umpisa na natin mga brad. So ayun mga brad, bali number 12 ang open rings niya dito sa drain bolt niya, number 12 yan panahon kuha ba? Liluwagan ko na siya kaya natanggalin na natin yung drain bolt niya. Itim na eh, no? Bali, unang change oil 110cc pala to, itong Honda Beat Street. Naka drain bolt nya, punasan lang natin. Tapos itong pinaka drain washer nya, medyo huwag natin iwala. Tapos yung dito naman sa may pinaka oil filter nya, screen filter, pag na-drain na natin, tsaka natin tatanggalin. Ito yung screen filter niya. Kumbaga, ito yung pinaka oil filter na tinatawag nila. Maluwag din ang basta tagang standard natin na paluwag. Counter clockwise. Pag pahigpit clockwise. Ang higpit pa siya mga brad. Kaya din kasing buksan to para malinis natin yung pinaka oil filter niya. Ayan mga brad. Bali ito pali, ito na yung sumasalak. Kaya importanteng lilinis din to. Kasi ito yung sumasala, napapasok sa makina natin. Kung nakikita nyo, ayan yung nasala nya. Ayan, nakita nyo yung nasala nya. Ito yung mga sobra na ano to, sealant. Agent sealant to, na high temp. Pagka ito bumara sa ano nyo, sa piston, eh, magkakagasgas yung piston nyo. Doon na mag-uumpis ang masira. Kaya importante talaga na lilinis tong pinaka ano niya, screener. Ayan. Nakita niyo naman, di ba? And hugasan lang natin to ng diesel. Diesel yung panlilinis natin sa kanya. So ayun mga brad, no, nakita niyo naman na sobrang dumi nung ano niya, strainer. Kumbaga sa T-Max natin yung oil filter. Kumbaga ito yung nagpi-filter din. Kumbaga yan. Yan, kitang-kita nyo naman. Kaya importante talaga nililinis ito.
Tapos yan, may mga namumumbuong ano. Bagay yun yung sinala niya. Ayan, nakita nyo naman. Bali ito, hindi natin hugasan ng ano, pupunasan lang natin. Kasi baka magkaroon ng problema pag dilubog natin sa diesel. May goma kasi siya. Baka magkaroon siya ng baka mag-expand ganun. Kaya punas lang natin. Nasa lang natin mga brad. Bali, ito nga pa ng Honda Beat na to. Sa isa to sa ating subscriber na nagpatulong para mag-change oil. Kasi bago pa lang siya sa pagmumotor. Yung mga kailangan gawin na preventive. Baga pinagkatiwala sa atin. Kaya ito. Sinabay ko na rin na i-vlog para naman na doon sa mga naka-Honda Beat ano natin may share natin kung ano yung mga dapat nilang gawin. Malinis na siya, malinis na siya. Ito, linisin lang natin ito. Ito mga brodo, dapat bago natin isara, punasan natin yung gilid niya. Tapos, sinan lang natin yung excess na lamis. Ngayon, kailangan natin i-drain ng maigi, no? Para talagang purong bagong langis ang nasa loob niya. Ngayon, iaangat natin siya para medyo yung level niya mapunta dun sa drain. Iaangat natin, kakailangan lang natin ito. Ayan, kung napansin nyo, diba, kinalangan natin para yung buhok ng langis mapunta dun sa side ng drain. Ayan, nakita nyo, tumulo siya. Para talagang purong bagong langis ang mailagay natin sa kanya. Yung ibang mekaniko, mga brad, sabi nila padyakan daw para maalis yung extra langis sa piston. Para sa akin, hindi ko mairekomenda sa inyo. Kasi oras na natanggalan ng langis yung gilid ng piston, baka yun pa yung mag-umpisa. Baga dun mag-umpisa. Kasi nga matatanggalan siya ng langis, no? Baga para safety tayo, hayaan natin yung langis na nandun sa paligid ng piston. Kasi iba ginagawa kasi, habang naka-drain, papadyakan nila to. Para yung piston maglarong ganun, maialis niya yung langis na nasa kanya. Parang di ako ano dun. Hindi ako komportable doon. Kasi ang piston kailangan laging babad sa yung piston ring niya, kailangan laging may langis. Ano ko lang 'yun, opinion ko lang 'yun. Kasi oras na mawalan lang kasi ng langis yung piston ring niya, pwedeng magkaroon ng gasgas o ano. Kaya hindi ko ano, yan lang, pagka nag-drain ako, ganyan. Bagay, naangat ko siya. Maski yung sa T-Max ko, ganun din naman ginagawa ko. Agent oil, ang baga, dyan nakasalalay yung buhay ng makina mo sa agent oil. Yan, habang di-drain natin mga brad,
ano tayo, konting review lang dito sa Honda, Honda Beats Street. Na-drive ko to, masyadong magaang para sa akin, ha? Kasi siyempre galing tayo sa Maxi Scooter. Yung sa Grabis nga, nagagaang na ako sa Grabis. Ito talagang ano, magaang siya. FI siya. Tapos linisin na rin natin tong air filter. Bubuksan natin yan. Titignan natin yung kung marumi siya. Buksan mo natin mga brad. So yun mga brad, na tanggal na natin tong air filter. Ayan, dumi niya. Nakita niyo yung dumi niya. Siguro malamang to, nalusong to sa baha. Pwede pa naman yung air filter niya. Ano pa, malinis pa. Ayan. Ayan, wala pa. Talaga yung higop nung ano lang talaga, alikabok. Ayan, lilinisin na rin. Sabihin niya. Yung nga pala mga brad, no? Kagandahan dito sa Honda Beat. Naka-ano siya, combi. Yung pinaka-brake system niya, combi. Pag namreno ka sa harapan, sa hulihan, automatic na magbibigay ng preno rin yung harapan. Kumbaga, kung 100% mong piniga yung sa likuran mo, kumbaga, sasabay niya ng mga 70% o 60% ang pagpiga, ang pagdana sa harapan. Magbigay. Kumbaga, automatic na sumasabay. Kaya meron din siyang ano, release. Kung ayaw mo ng combi, pwede mo siyang i-release. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Habang naka-drain tayo, drain pa natin yung ano natin. Malinis pa talaga yung filter niya. Ito natin papalitan. Ang dumumi lang yung gilid niya. Ayun, babalik na natin. So ayun mga brad, no, nalinis na natin yung air filter. Ngayon ibabalik na natin yung ano niya. Yung strainer niya. Pinaka oil filter. Pwede yan. Brad, nalinis na natin. Talaga siyang dumi. Importante ito mga brada. Minsan kasi pagtanggal mo, natatanggal ito. Yung o-ring niya. Bagay, isa to sa napaka-importante na huwag mawala. Kailangan bago niya isalpa, talagang walang nakasagabal na dumi. Dahil ito yung magtitigil para huwag mag-leak. Yung
tumayo pala yung camera natin. Ngayon mga brad, ibabalik na natin itong pinaka oil filter strainer, oil strainer ang natawag dito. Yan, nalinis na natin siya, hindi na katulad kanina, napakarumi. Tsaka itong oil o-ring na to, napaka-importante rin. Minsan kasi pagka tinanggal mo siya, sumbaga maiiwan siya rito. Kaya minsan hindi nyo napapansin, nahuhulog. Tapos ibabalik, magkakaroon ng leak pagka hindi maayos yung pagkakakabit nito. Kaya may nakasagabal na dumi. Kaya dapat talagang malinis niya. Ang bago nyo lang ikabit, linisin nyo lang ngayon. Kamay lang muna panghimpit nyo para sigurado kayong hindi tumabingi. Kasi oras na tumabingi yan, hihigpit siya. Kaso lang, magkakaroon na ng leak yan dito. Kaya pag naramdaman nyo yung dikit naman siya at naiikot nyo ng maayos, okay na yan. Sa pag-ipit naman, pakiramdaman nyo lang yung kapit nung thread. Kasi minsan masama rin yung sobrang higpit. So ayan, drain na siya mga brad. Talagang sibuyangan pa natin gano'n. Wala na. Importante mga brad, level. Level yung pinag-istanan natin. Saka yung sumento. Kung sa akin naman, nilevel ko siya. Kaya pag sinalinan natin siya, matatangtsin natin yung dipstick kung hanggang saan talaga yung pinaka-oil. Pero bago natin salinan, balik muna natin itong drain bolt. Kalimutan natin, tatapon lang pagkaan. So mga brad dito, ayan o, maitim na talaga yun. Ibabalik lang natin itong drain bolt niya. Ayan, drain bolt. Ngayon paglalagay mga brad, gaya nga sinabi ko, isa kasi tumatabingi yung paglagay natin. Kaya kailangan kamay lang muna pang higpit natin. Kaya katulad yan. Yan o. Ibig sabihin yan na tama yung lagay natin. Kasi nalalaro mo siyang ganun. No? Pag medyo hindi pa siya sagad dun, tapos mahigpit na. Ibig sabihin nun mga brad, yung thread natin na tumabingi. Maganda tabingi pagkakasalpak. Ito yan ang normal niya dapat. Malalaro mo siyang ganun. Bago niyo siya higpitan. Para sigurado kayo na hindi siya magli-leak dito. Kadalasan kasi na experience ko, yung ibang mekaniko, siyempre, nagmamadali. Sasalpak na nun, tapos diretso higpit, sabay babanatan na ng open wrench, higpitan nila. Ngayon, yung nagpagawa, nagkakalik dito.
Ngayon nagkaroon na ng leak, wala na, oversize na. Obligadong i-oversize na to. Kaya doble trabaho, no? Baga doble gastos, doble trabaho. Kaya tayo, handa tayo magturo para maski ikaw, kaya mong gawin to. Basta't nasa proper proper tools, proper knowledge. Baga, knowledge naman natin base sa experience sa mga na-encounter natin. Kaya alam na natin yung magiging problema in case na tabingi pag salpak mo ng screw. Then, tsaka tayo magiging pet. Saan natin higpitan? Gaya rin ang sinabi ko, yung paghigpit, pakiramdaman nyo yung thread. Baga, talagang kailangan yung kapit nung socket rings mo, nakalapat siya para hindi kayo kumabyos. Yan. Dito nyo lang i-pwersa. Pakiramdaman nyo lang yung kapit nyo ba? Yan. Ngayon, sasalihan na natin ng langis. Ayun mga brad, ang laman pala ng agent oil nito, 800 cm. Ngayon, meron siyang binili. Ito, pang Honda talaga siya. Para dito talaga, pang Honda Beat. Yun yung kagandaan kay Honda Beat. Eh. Meron siyang oil. Parang sa Yamaha. Yamaha lube naman ang gamit natin. $800 pala ang laman niya. Ito yung dipstick niya. Ngayon, isasawsaw natin. So, ayan mga brad, nasali na natin yung agent oil, no? Bali, double check niyo lang yung dipstick niya. Ayan. Ito nyo siya, basa na rito. Sabihin, nasa pool tayo. Ayan, pool. Ayun mga brad, testing lang natin, paanda rin natin. So ayun mga brad, na change oil na natin. Ito, nakaka 890 no? Kilometers. Lagpas na sa 600. Ang normal talaga kailangan unang change oil, 600 to 500. Napakasimple lang naman yun. Ayan yung sa gas, sa fuel, speedometer, tapos left, right, high, low. Ang high and low nya. Tapos ito yung automatic stop. Automatic stop nya. Ayan mga brad, ito yung sinasabi ko sa inyo, naka-umbi. Ito. Pagka pumiga ka ng likuran na preno, automatic na pre-preno rin yung harapan mo.
Kaya pipigayin ko tong likuran ha. Ayan, nakikita nyo. May mechanical ano siya. Pumipiga ako sa brake level ng sa likuran. Ayan, nag-automatic yung harapan. Yan yung sinasabi sa inyo yung kombi. May mechanical ano siya. So ayun mga brad, no? Na-change oil na natin si Honda Beat Street. Sarap i-drive nito, hanggang baga talagang pang ano siya, pang babae. Ang maganda nito, no? Yung kay Gravis natin, kung napupunan nyo yung kay Gravis natin, pagka binigyan ko ng gasolina na to, yung dinig na dinig mo yung ano niya, galit ng makina sa atin eh. Ito, smooth na smooth, oh. No? Bagay 110cc kasi to eh. 110cc. Kaya hindi masyadong ano. Talaga na naman yung Honda eh. Na-drive ko to, ang ganda, magaang siya. Bagay yung paglikulit, yun, automatic ano siya. Ngayon pag binigyan mo siya ng gasolina, yun, automatic na siya. Yun ang wala kay Gravis. Ingit ka, Gravis, no? Ayan, sinatawan ko. Ayan, nag-automatic siya. Ngayon pag binigyan mo siya ng gasolina, automatic na sisindi. Ito yung silbi niya. Pag pinatay mo to, normal, parang kay Gravis lang. Yun, okay na mga brad. Sana may natutunan kayo. Sa ulitin mga brad, I'm Alan Delibro. Mabalos!